Ika-26 ng Hulyo, ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao na ihahambing ang kaharian ng langit sa kayamanang nakatago sa isang bukid. Kung may makakita nito, ibabaon niya ito uli. At dahil sa kanyang kaligayahan, ipinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian at binibili niya ang bukid. Naihahambing din naman ang kaharian ng langit sa isang negosyanteng naghahanap ng magagandang perlas. Pagkakita niya ng isang perlas na napakalaki ang halaga, umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, kaligayahang hatid ng kaharian ng Diyos. Sa mga talinhagang ginamit bilang paglalarawan sa kaharian ng Diyos, iisa ang damdamin ng mga tauhang nakatagpo ng kayamanan. Kapwa nila naramdaman ang kaligayahang hatid ng kayamanang natagpuan nila. Dahil sa hindi masukat na kaligayahan sa kanilang puso, kapwa nila nagawang ipagbili ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang mapasaka nila lamang ang kayamanan. Kung nagagawa ng taong isakripisyo ang mga bagay na mahalaga para sa kayamanang makalupa, at alam naman nating lilipas din ang mga ito, gaano pa kaya kung ang kayamanang nakataya ay ang kaharian ng Diyos, na hindi kukupas kailanman at hindi mawawala? Bakit nga ba nagawang isakripisyo ng mga tauhan sa mga talinhaga ang kanilang mga ari-arian? Mapasaka nila lamang ang mga kayamanang natagpuan nila. Suriin natin. Una, batid ng mga tauhan ang halaga ng kayamanang natagpuan nila. Hindi nila magagawang isakripisyo ang lahat ng kanilang kayamanan para sa isang bagay na alam naman nilang maliit lang ang halaga kung ikukumpara sa mga yamang meron na sila. Dito inilalarawan ang higit na kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Kung tunay nating pinahahalagahan ang Diyos ng higit pa sa anumang bagay sa ating buhay, magagawa din nating talikdan ang lahat alang-alang sa Diyos na tanging siyang makapagbibigay ng kaligayahang hindi maibibigay ng anumang makamundong kayamanan. Ikalawa, alam din ng mga tauhan sa ating kwento na hindi hahantong sa pagkalugi ang kanilang pamumuhunan para sa mga kayamanang natagpuan nila. Bagamat tila mapangahas ang kanilang naging hakbang, nakatitiyak silang hindi masasayang ang kanilang ipinuhunan. Ganyan din dapat ang ating maging disposisyon kaugnay sa paghahangad natin sa kaharian ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na nakatagpo sa Diyos bilang tunay na yaman ng ating buhay ay hindi dapat kinakikitaan ng panghihinayang sa mga bagay na nagagawa o na isasakripisyo natin para sa Diyos. Mahalagang maging malinaw at tunay sa ating karanasan na sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na yamang makapagdudulot sa atin ng huwagas na kaligayahan na hindi kailanman maibibigay sa atin ng anumang yaman dito sa mundo. Kailangan natin ang mga material na kayamanan upang mabuhay. Ngunit, huwag sana nating makalimutan na higit nating kailangan ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng yamang kinakailangan natin. Sinabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, "Hanapin muna ninyo ang kaharian at katarungan ng Diyos, at ibibigay rin sa inyo ang lahat ng ito."